Hello guys, welcome back to our channel. Today we're gonna make a biko cassava. Yeah, biko cassava. Here are the ingredients. A grated cassava. Yeah. A cup of makapono, optional. 2 cups of brown sugar or muscovado, most prepared for brown sugar. And 4 cups of coconut milk, that is 4 con. And 1 cup of cheddar cheese, optional din. So sa isang pan, ilagay lang ang coconut milk and the rest of the ingredients like the sugar, the brown sugar. Mix. And then the shredded coconut or the makapuno. Optional. Pwede namang hindi. Yung process nito, guys, pareho siya pag gumagawa ka ng biko na glutinous rice. Pero dito, may konting iniba tayo. Yeah, mix a bit siya. Off, naka-off yung heat niyan, ha. Tapos, yeah, turn on the heat. Then, medyo pakuluan lang siya konti. Kulo lang. Tapos, tsaka na, hindi siya palalaputin kagaya ng biko na rice na malagkit. Ano lang siya? Yan. Kumulo siyang konti, tapos ilagay na yung grated cassava. Itong grated cassava, frozen yung ginamit ko, pero dinifrost ko na siya, tsaka pinigaan, kaya ganyan yung itsura niya. 1 kg yan siya. Tapos, i-mix together lang din. Kailangan hindi talaga siya palatikin kasi hindi naman kagaya ng glutinous rice na sinaing natin. Ito yung ano, yung kasaba, ano pa siya, raw pa siya, kaya ganyan kailangan siya, marami pang gata. Tsaka halo-halo. Ito guys, ano, hahalo-haloin mo lang talaga siya. Gusto mo ng arm exercise, yan. Ito, bagay sa'yo. Mga ano, mga 5 to 10 minutes siguro ang haluan. Depende na rin. Tsaka yung sugar nito, guys, 2 cups yung sa akin. Kasi, hindi naman akong mahilig sa matamis. So, depende pa rin sa panlasa nyo. Kaya, kayo, tikman nyo rin. Sige, halo lang siya. Yung paggawa nito, alam niyo yung pag gumagawa ng, kung Ilocana ka, alam mo to, pag gumagawa ka ng bundok tibok-tibok, kasi lang, pagkakaiba ng bundok tibok-tibok, yung bundok tibok-tibok, ground glutinous rice. Yan naman siya, grated kasama. Kaya, patience lang dito. Kailangan mo ng kunting pasensya at lakas ng braso sa paghalo-halo. Yes, guys. Hahaluin talaga siya hanggang lumapot at maluto yung ating cassava. Pero, believe me, promise, worth it talaga siya. And, hindi pa yan masyado. Konti yung halo-halo pa rin. Yan naman, hindi naman siya dumidikit sa kawali kasi gata nga siya. Kaya konti yung halo, malapit na. Yun. Yan. Yan. Your hair, your look
ililipat ko lang siya sa dish na pinahiram ko ng butter. Although, alam ko naman hindi siya didikit, pero just in case. Lilipat ko siya dyan. Kasi, yung iba, may ginagawa. Ako naman, may twist ako dito. Kaya ako may cheese. I-press lang siya para ano, sumiksik. Yung iba, yung ganito, pag-press na ito, palalamigin siya, tapos silalagay sa chiller. Yung ako naman, iba. Yung ganyan, sisiksik ko siya. Parang gusto ko nang kainin ako ganyan. Gusto ko siya mainin. Pero mas masarap pa rin siyang ano, i-overnight mo sa chiller. Talaga. Mamatigas siya. Ay, makunat-kunat. Pero ako, mas gusto ko siyang kainin ng mga nilagay ko siya sa ng ilang oras na palamig. Dito, ilalagay ko siya ng cheese. Kaya may cheese. May cheddar cheese. Kasi, mas gusto ko yung yung hamis tsaka yung saltiness ng garlic sa cheese. Tsaka bibake ko siya. Bibake ko siya ng 20 minutes. Pagkat na lang natin. Tapos palalamigin ko siya ng 1 hour. Tapos paglamig na niya, paglamig siya, ilalagay ko siya ng sa chiller. Kasi chill ko siya ng mga 3 hours. Tamang tama na na lumamig-lamig siya. Tapos kita ka to chiller after 3 hours. Ganyan siya guys. Slices. Pero kung nagtagal siya ng overnight sa chiller, mas maganda siya. Ano, makunat ko na. Now, taste this. You have my heart, you have my soul, you have my kayo lang, maglaway kayo. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you paano ng diet? Never leave me, never let me go, my son. Masarap talaga siya pag yung may cheese. Ako sa iba, ano na lang, wala siyang cheese. Eh, mas ano ako, mas generous ko. Gusto ko extra special. Kaya, yan. So, kakain mo na ako. Galit-galit mo na tayo, guys. Thank you all for watching. Please do like, comment, and share.